Hello guys! Welcome sa Plain Kitchen! Guys, kamusta na? Today magluluto tayo ng isang special na dish at tinatawag ko itong sweet and sour pork and beans. At ito naman yung mga gagamitin nating ingredients. Gagamit tayo dito guys, ng pork. Kasi manggamit ko rito. Pero pwede rin tayo gumamit dito na ibang part ng pork yung malaman. Minced garlic. Guys, sa sibuyas, dalawang hiwain ginawa natin. Ito yung chinap lang natin. And then, ito naman yung hiniwa natin sa apat na piraso. Then, ang red bell pepper. Siyempre, ng beans. Ang ginamit ko dito is yung nasa dilata lang. Pero pwede rin kayo gumamit dito ng fresh beans. Ground black pepper. Tomato paste. Ng itlog na binati lang natin. Ng green peas. So, tatanggalin na natin tubig mamaya. Ng tomato sauce. Then, ang carrot. Soy sauce. Then, ng liquid seasoning. Guys, ang magtatanong nga pala kung ang gamit kong liquid seasoning, yung Knorr liquid seasoning original. Ayan. And then, ang white vinegar, washed brown sugar. Gagamit din tayo dito guys ng cornstarch, all-purpose flour or ng harina. At syempre, ng pork broth cube. Gamit din tayo dito ng asin, ng mantika, at ng tubig. At itong listahan ng kumpletong rekado at sukat ng bawat isa. And guys, bago tayo magsimula, pa-click na rin ang subscribe button at ang bell icon. Salamat! Okay, simulan na natin. And guys, bali, ready na muna natin dito yung ating pork. So, ilalagay na natin dito yung soy sauce. And then yung liquid seasoning. Tapos, sahaluin lang din natin. So, ibababad lang muna natin siya dito for at least mga 10 to 20 minutes. Pero kung mas matagal, mas maganda sana. Sisiguraduhin lang natin na naibabad natin ito ng maigi. Parang sa ganun, mas mabilis niya ma-absorb yung nilagay natin dito ng soy sauce. And then, tatakpan lang muna natin ito. Tahayaan muna natin na nakababad siya. Again, for at least 10 to 20 minutes. Pero kung mas matagal, mas maganda. And guys, bali, nahalo na natin yung orange starch saka yung harina. So, ito na ulit yung pork. Ang gagawin natin is, tanggalin muna natin dito yung cling wrap. Ito naman yung ating beaten egg. So, ihahalo lang natin ito dito. And then, ihahalo lang din natin maigi yung pork dito sa ating binati na itlog. Kasi ito yung magkakapit dito sa ating pork doon sa harina tsaka sa cornstarch. So, ayan, haluin lang natin ng maigi para maging even yung paglalagay natin ng egg dito sa ating pork. Ayan guys, so after natin tumahalo, didredge na lang natin siya sa kinawa nating all-purpose flour at cornstarch na mixture. So, isa-isahin ko lang to dito. Ayan, so naubos na. Tatabi muna natin to. Ngayon naman, isahaluin lang natin to dito hanggat ma-coat na ng nilagay nating flour and cornstarch yung ating pork. Guys, isiguraduhin lang natin. Naghugas tayo ng maigi ng kamay, ha? Oh, ayan guys, bali nahalo na natin maigi. I-prepare na rin natin yung paglulutuan natin. Ayan guys, so nagpainit muna tayo dito ng mantika sa ating kawali. So ang gagawin natin is pipirituhin natin yung pork. Ayan, bali hindi lang natin kakrowd, no?
para maging even yung pagkakaluto sa kanya. Bali, lulutuin na natin to into batches para hindi siya magdikit-dikit. Ayan guys, so kung mapapansin nyo, golden brown na rin. Naibaltad na rin natin yung iba dito. Or naibaltad na rin natin to. So ang gagawin natin is, nilalagay lang ako dito. Ayan. And then ipapatong lang natin to dito para at least tumulo yung mantika. Kung wala naman kayong available na ganito guys, pwede nyo ito ilagay sa isang malinis na plato, and then meron lang siyang kitchen towel. Ayan, para ma-absorb yung mantika, gagamit tayo ng kitchen towel. Ayan, and then ganoon din yung gagawin natin sa iba pa. Guys, importante nga pala, dapat yung pagkakahiwa nyo sa karne is maliliit lang at maninipis lang. Ngayon, kung mapapansin nyo, bali, eto kasi guys yung unang pinarito natin kanina. Between 3 to 5 minutes lang yun. Mamaya kasi is, pipituin ulit natin siya or double fry natin siya para maluto talaga yung loob. Pero kayo mag-alala, hindi naman yan masyadong matigas or hindi naman talaga titigas dahil lulutuin pa ulit natin yung mamaya dun sa sauce. And guys, so transfer muna natin dito sa ating plato na may kitchen towel para at least ma-absorb yung excess na mantika. Ayan, ngayon naman, gagawin natin yung sauce. So, isi-set aside lang din muna natin to. So, ayan guys, nagpainit lang ulit tayo dito ng wok. Bali, higyan natin ng mantika. Ayan. Guys, take note tayo yung karne kanina na pinirito natin is sinet aside muna natin. So, dito naman tayo sa may sauce. Guys, ito yung chopped red onion. Kung maalala nyo, dalawa yung hiwa natin ng red onion. So, unahin natin itong chopped. And then, yung minced garlic. Yan, itutuloy lang natin yung paglisa dito hanggat mag-slightly brown na rin yung bawang. Yan, bali medyo nag-start na siyang mag-brown or mag-slightly brown. Lalagyan natin dito yung tomato sauce. And then, ito yung ating tomato paste. Yan, inihalo ko na rin. After natin may halo yung tomato paste dito, lagyan na natin ito ng water. Yan. So, hihintayin lang muna natin ito guys na kumulo bago natin ilagay iba nating ingredients. Yan, bali habang hinihintay natin siyang kumulo, nahalo ko lang din siya ng dahan-dahan. Para nang sa ganun, mas mabilis matunaw yung tomato paste na nilagay natin. So, eto na guys, kumukulo na. Lalagyan natin dito yung washed brown sugar. Ayan, and then nahaluin lang natin hanggang sa matunaw na dito yung asukal. After netong matunaw, after na rin yun matunaw, so ilalagay na rin natin dito yung pork cube. And then haluin lang ulit natin hanggat sa matunaw yung nilagay natin ditong pork cube.
Lalagay ko na rin dito guys yung ground black pepper. Ayan. And then ito yung pinirito natin kanina na pork, no? Kung maaalala nyo, is pinirito lang natin to between 3 to 5 minutes lang. So, medyo matigas pa rin yung loob, kaya palalambutin natin. Oo nga pala, ang gagawin kasi natin dito sa sauce mamaya is papasikin natin. So, hindi muna tayo naglagay dito ng cornstarch na dinisolve natin sa water. Kasi itong pork natin is may cornstarch siya. And then, may harina. Kasi may tendency guys na kapag natubigan na mainit yung harina, although nakaprito siya, is masisikin na rin yung sauce nun o yung water. Kapag natunaw na rin yung mixture ng harina tsaka ng cornstarch. So, mamaya kapag hindi pa talagang nasikin yung sauce, lalagyan natin siya ng mixture naman ng harina at ng tubig. So, hayaan muna natin to dito kung kumulo. And guys, bali makalipas ang ilang minuto, kumukulo na to. Kung mapansin nyo, yung sauce nyo is medyo nag-sticken na rin. Gaya ng sinabi ko kanina, kapag natutunaw din yung harina, so may tendency na mag-sticken yung sauce. Ngayon, ang lalagay ko naman muna dito is yung suka, white vinegar. And guys, bali papaalala ko rin sa inyo, so hindi natin ito haluin dahil ayaw natin mahilaw yung lasa ng suka. So, tatakpan muna natin to at least mga 5 minutes. Ayan guys, so makalipas ang 5 minutes. So, haluin na rin natin to ng bahagya. And then, ilalagay ko na rin dito yung mga gulay. Ito yung carrot. And then, yung sibuyas na hiniwan na natin sa 4. Ilulubog lang natin siya dito guys, no? Para mas mabilis yung pagkakaluto sa kanya. So, ayan, after natin siya mailubog, tatakpan lang ulit natin for at least mga 3 minutes. Ito na guys. Ayan. So, lalagay ko na rin dito yung red bell pepper. Ayan. And then, yung ating green peas. Tinanggal lang natin yung tubig. And bali, inahalo lang natin to para lumubog or may lubog natin. Nilagay natin yung bell pepper and green peas dito sa ating sarasa or sa sauce. And guys, kung maalala nyo, meron pa tayong natira kanina doon sa pinang-marinate natin. Yung soy sauce and then yung liquid seasoning. So, eto siya. Nilalagay lang din natin. Nakakatulong ng malaki ito. Pandagdag or pampalasa dito sa ating dish. And then, titikman nyo na rin guys, no, kung kailangan pa natin magdagdag dito ng asin. Ako kasi, mas prefer ko na yung ganitong lasa. Pero nasa sa inyo na yun. Hayaan lang muna natin ito dito. At least mga 1 minuto. So, hindi na muna natin siya tatakpan kasi kailangan natin siyang haluin for at least every 20 seconds para hindi manikit sa ilalim, especially doon sa mga hindi gumagamit ng nonstick. Ayan, bali makalipas ang 1 minuto, lalagay ko na rin dito yung pinakahuling ingredients natin. Ito yung ating beans. So, ihahalo lang natin to dito. Ayan guys. So, napakadali lang niyang lutuin. Bali, lilipat lang natin to sa 1 serving plate. And then, i-serve na natin. Guys, ito na. Luto na ang ating sweet and sour pork and beans. Tara, kain na tayo.
Guys, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At sa mga baguhan pa lang po, please subscribe na rin at pakiclick na rin ang bell icon. Nang sa ganun, manotify po kayo sa ating mga susunod pang videos. Please like and share na rin. Maraming salamat po and God bless.